Hello Virgo, welcome dito sa aking channel, Polaron 888. Welcome, welcome guys. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy, para sa inyong lahat. General reading, so pwede kang makaresonate, gamitin mo ang iyong intuition sa panonood. Virgo. Okay, first card is, ooh, good news. Ang galing niya. Okay, Virgo. Ang ganda na ito. Ang focus mo sa buwan ng Mayo is tungkol sa pamilya. May anak ka na ba? Posibleng ang focus mo ngayon is pamilya. Diba? 4 and 9. Ito family tree. Ito din anak. So, if may anak ka, yun yung focus mo ngayong buwan ng Mayo is yung kung paano mo aalagaan yung anak mo or kung paano mo ibibigay sa kanya yung stability, yung foundation, yung kaligayahan. So, yun. Ibibigay mo sa kanya yung lahat ng oras na posibleng kailangan niya. Parang ganun. Ang buwan ng Mayo sa'yo is napakaraming mga family events. Pwedeng may darating na baby, pwedeng may graduation, may celebration, mayroon ditong mga issues tungkol sa family na kailangan isettle. May mga homecoming, merong, yung focus mo talaga dito is pamilya. Inheritance, or kung ano man to na posibleng i-celebrate mo ngayong buwan ng Mayo. And kung makikita mo dito, sobrang tatag, dalawang kahoy siya, diba? So, number 2 is balance. Number 4 is balance. And sinasabing balance. Balance, harmony, harmonious, stable, secured. Parang ganun. Ligtas. Ligtas ang pamilya, masaya ang pamilya, walang problema ang pamilya, parang ganun. Okay, blossoming. Wow. Ang ganda nito, guys, oh. Eto Virgo, sinasabi na you are just getting started. Okay? So, posibleng ikaw ay magulang. Pwedeng yung anak mo magbo-blossom pa lang, gagraduate pa lang, or bagong graduate. Or pwedeng ikaw, kakakasal mo lang, or nag-aasawa ka pa lang. So, sinasabi na ikaw ay nagsisimula pa lang. So, kailangan mo maging mapasensya sa sarili mo, and then sa proseso. Huwag mong isuko kung ano man ito na posibleng decision making mo. Okay, High Priestess, oh, 'di ba? So, makinig ka sa sinasabi ng iyong intuisyon. 'Yun yung sinasabi sir dito. Makinig ka sa sinasabi ng iyong intuisyon. And mayroon kang knowledge or may alam ka. May alam ka na posibleng makatulong sa mga tao sa paligid mo. Green Tara, oh. If ever kailangan mo ng tulong, yon. If ever ikaw yung may kailangan ng tulong, humingi ka ng tulong. Huwag mong gawin ang lahat. Huwag mong pasanin ang lahat ng obligasyon. Huwag mong kunin lahat ng mga responsibilities kung may mga tao naman dyan na willing na tulungan ka. And if ever ikaw naman yung may kailangan or may kakayahan tumulong, pwede kang makatulong. Okay? So, dito sinasabi na siguro ang month ng May is time para bumalik loob ka, magbalik loob ka sa Panginoon or ibigay mo yung oras na hindi mo na ibigay sa kanya for the past few months. Siguro naging busy ka or marami kang binigyan ng focus pero parang yun, itong Namitona kasi na to is kailangan mong i-offer yung sarili mo, yung pamilya mo, yung ginagawa mo sa Panginoon. Parang ganun. Or posibleng, Mayo, may pupuntahan ka, may plano kang bibisitahin na isang sagradong lugar, sa either church, or mga miraculous na lugar. Parang ganun. Okay, first card dito is 9 of Swords. So, yun. Nakikita ko sa'yo dito na medyo lang,
meron kayong mga issues regarding sa relationship na kailangan yung pagdesisyonan. So, nahihirapan ka sigurong magdesisyon. Parang, anong tawag dito? Confusion, Virgo. May mga dahilan ngayong buwan ng Mayo na pwedeng magbigay sa'yo ng lungkot. Siguro may mga expectation ka. Ang dami mo sigurong ini-expect na posibleng madi-disappoint ka. Okay? It's either travel. So, for example, nag-i-expect ka ng travel, tapos hindi siya matutuloy. Nag-i-expect ka ng celebration, pero hindi siya matutuloy. Parang ganon, kung yan yung expectation mo. Or yung iba din sa inyo, may gagawin na paglalakbay, may gagawin na travel, or lilipat ng trabaho, lilipat ng negosyo, lilipat ng lugar, or may pinaghahandaan na celebration, and hindi ka makatulog sa sobrang excitement, hindi ka makatulog sa kung sa sobrang pagpaplano, 'di ba? Pag marami tayong mga plano sa buhay, iniisip natin sa gabi, hindi tayo makatulog. So 'yun. Nakikita ko sa'yo dito na posibleng makatanggap ka ng pera, malaking halagang pera. It's either lump sum, back pay, payouts, bonuses, or kung ano pa man. So siguro isa 'yon sa dahilan kung bakit masaya ka dito, dahil sa perang matatanggap mo. May iba dito siguro na papasok sa bagong trabaho nila, 'di ba? So mayroon ditong magsisimula ng bagong trabaho, lilipat sa ibang company. And then yung iba naman may bagong manliligaw, may bagong pagkakaabalahan. And yun, may homecoming talaga ditong mangyayari. So pwedeng pauwi ka ng Pilipinas, pauwi ka ng probinsya, pauwi ka sa pamilya mo, magkikita na kayo ng pamilya mo na sobra-sobra kang excited. Yung iba din papuntang ibang bansa. Yung iba din is lilipat ng bagong lugar, or may gagawin silang decision making na pwedeng maraming magagalit, maraming hindi pa babar sa decision nila, pero nakapag-decision ka na. Sa buwan ng Mayo, isang decision making ang gagawin mo na alam mo sa sarili mo na pwedeng eto talaga yung gusto mo, eto talaga yung magbibigay sa'yo ng freedom, eto yung magbibigay sa'yo ng saya, eto yung magbibigay sa'yo ng contentment, parang ganun. So, comment down below if habang nanonood ka ngayon, may iniisip kang decision making, pero hindi mo pa alam kung nasa tamang direction ka ba, or tama itong decision mo. Kasi pagdating ng Mayo, it's either mali or tama itong decision mo, gagawin mo talaga siya. Kasi parang feeling mo, eto na yung sign, eto na yung tamang panahon, tamang pagkakataon. Okay, so thank you guys and see you again. Bye!